guys, what's up? So nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video, guys. So nandito tayo ngayon sa Bukawi. Ayan, dito sa Carts Bike Bukawi. Ayan. So Along MacArthur lang to, guys. Ayan. So magbabike check tayo dito, guys, ng bagong dating. Drinks yata, no? Ayan, Drinks X1. Ayan, oh, ang ganda nito, guys. So bago yun, guys, shoutout muna ako sa ka. So ayan, guys, wala na tayong intro. Excited na ako sa bagong bike check ng Drinks X1. So ayan, guys, ito yung ating ibabike check ngayon, oh. So mainit-init ang ating ibabike check kasing init ng sikat ng araw. Ayan, tumatagak-tak ang pawis natin, guys. So Drinks X1 nga pala to. Check natin yung, syempre, yung frame niya. Unahin natin sa kanyang frame. Ang frame niya, guys, glossy blue. Ayan, kung makikita natin, halos karamihan ng kulay ng frame natin ay blue, pero yung main color niya ay glossy blue. Smooth welding siya, guys. Ayan, oh, kung makikita nyo, ang kinis, oh. Sana all makinis. Ayan. So wala tayong makikita ng bakas ng pagkaka-welding dito. Ayan. So medyo nagtagpo ang top tube saka down tube. Tingnan natin yung head tube, guys. Ang head tube niya, guys, tapered. Ayan, oh, tapered nga to. Na merong serial number. Siyempre, pag Drinks, may serial number yan. Tapos, pangalan ng Drinks dito. So, pag kinapa mo to, makinis to, guys. Ayan. Tingnan natin yung bearing. Yung headset na ginamit niya. Wala, ito, meron ako nakikita ditong cup sa taas. Sa baba, meron din. Ayan. So, meron siyang insert or yung bearing cap na pinapasok dito. Ayan, ang kinis na to. Tapos itong top tube, guys, kung makikita nyo, medyo nakabend siya ng konti. Konti lang naman. Konting-konti lang. Ayan dito. Then, pa-flat na rito. Ayan, tingnan natin yung ibabaw. So, napaka-minimalist ang design ng ating frame natin. Dito lang sa taas ay may X1. Ayan. Kanina, nabasa ko to na X1-1. Ayan. Pero, X1 lang daw pala to. Ayan, at konti lang naman yung mga lining niya na blue rito, tas red. Etong red, guys, parang decals to pag kinapa mo to. Ayan, oh, nakakapa ko na siya. Then, woo! Para namang ano yun, ang sakit sa tenga ng ano, jeep. Eto, manipis lang din. Manipis na manipis lang, guys. Ayan. Tapos dito, head tube. Sa seat tube niya, guys, smooth welding. Ayan, ang kinis, oh. Ayan. Sana makinis din yung mukha ako. Ayan, oh, sarap imasin ito, guys. Ang size nga pala ng ating frame ay size 16. Kung hindi ako nagkakamali, small yata to. Small. At 6061 alloy ang ating frame, gawa sa 6061 alloy. At merong blue saka red lining dito. Ayan. Then dito sa main dandang baba, meron siyang uod ng pagkaka-welding. Karamihan naman sa frame yon, palaging nandito yung pagkaka-welding niya. Kita natin, napakabihira ako makakita ng smooth welding dito sa baba. Pero yung carbon, sure ako smooth yun. ano lang to, alloy lodi itong ating frame. Syempre, ang Drinks ay design in Italy. Ayan, tapos may 5 years warranty. Nandito yung warning sa baba, wala sa top tube. Sticker lang to, guys. Pwede nyo tanggalin. Lining na red, makakapa mo. Tapos, lalagyan na ng malamig na beer. Eto, ayan. At syempre dito, Drinks. Hindi masyadong nababasa yung Drinks.
Kasi kakulay siya nung ating frame. Yung Trinks glossy. Tapos yung background ng Trinks, matte lang. Ito matte. Ito glossy. Tapos pagdating dito, glossy na siya. Tingnan natin sa ilalim kung may design. Ah, wala. Glossy lang. Tapos, meron dito ang serial number. Ah, may barcode po. Ang galing ano. O, oh, di ba? At dito tayo ngayon sa chainstay. Meron siya lalagyan or tornilyoan ng ano, bike rack sa likod. Tapos, ano to? Elite? Ayan, elite nga guys. Elite. Na may lining na blue. Flat to flat. Pa-flat na siya guys. Dito, pa-flat. Tapos dito, bilog na siya. Ayan, bilog. Tapos, bilog sa may banding curb to. Then, flat yung sa may pass, sa may bandang loob. Wala siyang bridge, guys. Wala siyang bridge. Ayan. At dito sa chainstay, may makikita tayong trinks. Hindi rin masyadong pansinin kasi kakulay siya. At flat to. Ayan. Wala rin siyang bridge, guys. Kung makikita nyo, walang bridge. At solid to. Ay, hindi pala solid. May space sa loob. Mayroong siya sa likod pala, sa likod. Ayan. So, ang ganda ng ating frame, guys. At dito tayo ngayon sa suspension fork. Wow, ganda ng suspension fork natin, guys. Oh, di ba? Remote lockout. Remote idol, Lodi. Ayan, remote speed lockout. Ito yon. May remote lockout tayo. Ayan. Wow, sana all naka-remote. Then, check natin. Aloy, Lodi. Aloy. Oy, hindi, bakal to, guys. Bakal. Bakal kasi... Ay, hindi. Aloy din yata to, guys, oh. Ayaw, eh. Ayan. Aloy din to, guys. Aloy. Ayaw, eh, oh. Oh, aloy. Ito, aloy. Aloy, Lodi. Ayan. Aloy to, aloy, guys. Aloy. 120mm yung haba ng stanchion natin. Tapos, 32 yung taba nito. Nakalagay dyan, Trinks EXP. At nasa likod to, yung arc. Nasa likod yung arc dito. Ayan. O, di ba? Ang ganda nito, guys. So, promise, oh. Tapos, meron siyang rubber na indicator ng yung pagkaka-bounce, bounce, bounce. Tapos, sa kabila naman, yung air bulb cover. Ayan. Sikipan natin. Diyan nilalagyan ng hangin, guys, sa loob. Merong bulb diyan na parang yung sa gulong. Pero, hindi mo gagamitin yung pambomba ng gulong diyan. May sariling pambomba ang air fork. Ayan. At, quick release ang ating suspension fork. Ayan, o. At dito tayo ngayon sa hubs. Ang hubs niya, guys, alloy. Alloy, guys, alloy, o. Oh. Alloy, Lodi. Tingnan natin kung anong tatak. Walang tatak, guys. Ayaw, meron. F. Ayan, nakalimutan ko noon yung F. Dati may nagsabi sa akin, eh. Kung ano yung F. Ayan, guys, pakicomment na nga lang ulit. Nakalimutan ko na yung F na yan. Sealed bearing yata tayo, guys. Kung napapansin nyo. Naka-sealed bearing tayo. Quick release ang ating hubs. Bilangin natin kung ilan ang TASBO. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating F alloy na hub sealed bearing. Quick release. Ayan. Bakal ang ating spokes. Tapos, double wall alloy na rim na may nakalagay na Elite 27.5. Ayan. At ang gulong natin ay CXT Jack Rabbit. Ayan, si Jack na may alagang rabbit. Ayan, oh. At ang size ng gulong ay 27.5 by 2.10. Ayan, oh. Ganda nito. At punta tayo sa kabila. So, ganun pa rin. Hubs na alloy na may tatak na F. At bilangin natin ang TASBO. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating hubs na alloy na may tatak na F na quick release. O, diba? Bakal na spokes. Double wall alloy na rim na may tatak na Elite. 27.5. At ang gulong natin ay CXT Jack Rabbit. Si Jack na may alagang rabbit. Oh, di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Pakinggan natin ang tunog ng hubs. Ayun, tahimik to, guys. Nakaka-relax. At bilangin natin ang speed. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 speed tayo, guys.
At silipin natin ang ating cogs. Ayun, sugek. Sugek ang ating cogs na 2, 4, 6, 8, 9 speed. Nakalimutan ka agad eh, no? 11 to 32, guys. Ayan, 11 to 32. Laban na rin to. Pwede na to, guys. 9 speed, 11, 32. At ang ating RD ay Shimano Altus. O, ayan, no? Shimano yan, guys. Wow, ganda nito. Oh, lambot, oh. Oh, lambot. At ang pulley niya, guys, plastic, standard. Sa taas, ganun din. Standard, plastic na pulley. Ang wire natin, guys, ay Jaguar. Ayan, oh, Jaguar Lex. Ganda nito, guys, promise. Dito dumaan yung kable. Ayan. At ang kadena natin ay KMC. Ayan, KMC ang kadena natin. Ganda nito. At dito tayo ngayon sa crankset. Ayan. Shimano. Ang ating crank arm. 170mm. Ayan, nakakatakot yung truck. Parang malalaglag yung ano, container. 170mm na crank arm alloy. Tingnan natin to. Ah, bakal. Ayan guys, walang daya. Oh, tumikit. Oh, walang daya. 3x. So, tatlo yung chainring natin. Ito, natatanggal to. Ayan. Natatanggal yan, guys. Pero yung chainring natin, guys, naka-fix na yan. Hindi na matatanggal yan. Ayan, habang buhay na magkasama yan. Ayan, bakal. Tapos, square taper tayo, guys. Ang FD natin ay Altus. Oh, di ba? Naka-Shimano Altus tayo. At ang seat clamp natin ay walang tatak. Nakalagay lang close. Ano ba naman mga sasakyan niya? Para namang nananadya na, guys, ano? Ang sakit sa tenga. Tinatapat pa sa atin. Oh, di ba? At itong mga seat post na to, yan, nawala na tayo. Ang sakit ng tenga ko, guys, eh. Muntik na mabasag. Seat post. Ang seat post natin, mayroon tatak na UUR. Ayan, UUR na 31.6. 350mm yung haba. At dito tayo ngayon sa pedal. Ang pedal natin, guys, aluminum. Ayan, malapad to, guys. Malapad na. Ball bearing. Ayan, ball bearing. Upuan natin, trinks. Ayan, medyo nanunoy yung laway natin, guys. Napakainit. Saddle natin, may tatak na trinks. Mahaba na to, guys. Tapos merong kanal. At dyan dadaan yung ihi mo at yung utot mo. Ayan. So, makapal yung foam niya, guys. Medyo matigas. Medyo flat to. Malayo to, malapad. Medyo flat. Hindi siya yung pababa. Flat siya. Yan. Ganda nito, guys. So, palagay ko magiging comfortable ka rito. Ayan. At dito tayo ngayon sa handlebar. Yung handlebar niya, guys, sinukat ko kanina. Ang haba nito ay 800mm. Alloy Lodi. Alloy, oh, alloy. Stem niya, alloy Lodi. Ayan, 800mm ang ating handlebar na may tatak na UUR. Ayan, water decal siya tato. At ang ating stem, guys, ganun pa rin. UUR pa rin na 90mm ang haba. Ayan. At dito tayo ngayon sa shifter niya, guys, Altus. Altus na mayroong indicator dito na speed. 9 speed yan. Shimano Altus 9. Sa kabila, ganun pa rin Shimano Altus na 3 speed. Ayan, ang ganda nito. At ang ating hydraulic brakes ay hydraulic brake ng mga X-Men. Ayan, X-Park. Ano, diba? At dito ko siguro nilalagyan ng ano, yung tools sa pang-bleed. Ayan. At syempre, sa kabila, ganun din, X-Park. Ayan, 2-finger lang to, guys. Ganda nito, oh. Oh, 2-finger, oh. Oh, diba? Sarap nito hawakan. Ang handle grip natin, guys, gomang-goma. Goma talaga to. Na may end cap na plastic. Ayan, oh. At meron ditong lock. Aluminum yung lock ring niya. Eto. Ayan. Ah, yung hydraulics niya, guys, na hati, oh. Nakikita nyo may hati. So, pwede mo siyang tanggalin. Kahit hindi mo na tinatanggal yung lahat ng nakaharang dito. Ayan. At dito tayo ngayon sa headset. Meron tatlong spacer, guys. Dalawang 10mm at isang 5mm. 10, 5, 10.
Tapos, ang head cap niya alloy, gawa ng trinks. Ayan o, trinks o. O, di ba? At dito tayo ngayon sa ano? Sa caliper niya. Ayan kung nakikita niyo, guys. Ayan. Ang caliper niya, syempre, X-Spark. 160mm ang kanyang rotor. Post mount. Karamihan sa mga alloy na suspension fork, basta air fork, naka-post mount siya, guys. Ayan, gawa yan ng X-Spark. Ayan, so punta tayo sa kabila. So ito yung kabila, guys. Ganun pa rin, X-Spark na caliper. Naka-post mount at 160mm na rotor. Ayan, guys. Oh, ang ganda nito. Oh, di ba? Ito yung kabila, guys. Ng crank arm. Crank set. Crank arm niya, 170mm. Square tapered. Ayan. So, palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan. So, yapan ulit natin to, guys, oh. Ayan, oh. Ganda nito, oh. So, yun, guys, ang ating bike check ng napakagandang Trinx X1. Ayan, naka-remote lockout na air fork. Altos na groove set. 3x9. At hydraulic brakes na X-Spark. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 27,000 pesos lang. Dito lang yan sa Carms Bike. Bukaway. Ayan. By the way, meron sila rito ng credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan na bike. Ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at ang kanilang Google Map para sa mga gustong mag-avail ng ganitong bike. Ayan. So, huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo sa ating bike check na Trinx X1. Ayan. So, hanggang dyan na lang, guys. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Bye-bye! Salamat sa panonood! Road to 4,000 tayo, guys!